15 liters sa 5 kilong fridge. Ibababad na. Guys, ibigay tayo ng merienda, no? Talbos ng kamote. Kakaligo lang nila ngayon. Alam niyo guys, maganda kasing nagbibigay tayo ng dahon-dahon, no? O mga kangkong, kamote, kung ano mang meron tayo dyan, no? Dahon ng malunggay. Yung mga dahon-dahon kasi na nagdadagdag ng appetite sa ating alaga, no? Appetizer. Pampagana sa pagkain, syempre meron ding mga kasamang mga vitamins yan, no? Lalong-lalo na yung talbos ng kamote guys, makakatulong din yan para makaiwas sa maaaring pagtatay ng ating alaga, no? At syempre para rin mabilis lumaki yung ating alaga, kailangan din talaga ng mga nutrition o kahit gulay-gulay na may halo natin sa kanilang pagkain o kahit merienda man lang, no? Maya, ferment tayo ng ating pagkain sa hapon, no? Yung estilo na kasi natin ng pagpapakain ngayon, guys, is fermented, no? Mamaya, guys, papakita ko sa inyo kung paano tayo magbabad ng pagkain. At kwento ko sa inyo, o share ko sa inyo kung ano-ano yung benepisyo na makukuha natin sa pagpiferment ng pigs o pagbababad ng pigs. Ganyan na sila kalaki ngayon guys, no? Mahigit isang buwan kalahati na sila, nasa 46 days na sila ngayon. Napaligo tayo ngayong alas 9 at nagbigay ng merienda lang na kamote, no? Kasi busog pa naman sila. Dalawa kasi yung ginagawa natin guys, 3 times a week nagbibigay tayo ng gulay sa kanila as merienda, no? Hindi muna tayo nagbibigay ng pigs ng alas 10 o alas 9, hindi, kung ginagawa natin gulay na lang instead of pigs. Pero pag wala tayong nabiling gulay o nakuhang gulay, pigs, no? Pero kasagaran ginagawa natin 3 times a week, nagmimirinda tayo sa umaga ng gulay kasi kailangan talaga nila yan sa pangangatawan nila, no? Hugasan nyo muna guys yung gulay bago ipakain, huwag nyo direct pakain kasi mamaya baka may mga lason pa yan o may mga spray, no? Kasi minsan yung mga kinukuha nilang dahon ng kamote o dahon ng kangkong is galing pa sa ano yan, no? Sa palayan. Kaya hindi maiwasan na merong spray minsan, no? Baka makain ng ating alaga, mamatay sila, no? Papakita ko sa inyo guys kung paano tayo mag-ferment ng pigs, no? Naubos na agad nila yung dalawang bikis ng kamote. Minsan kangkong guys, kamote, dahon ng malunggay. Guys, okay, yan na. Tapos na tayong magbigay ng merienda at saka magpaligo sa ating alagang baboy, no? Ngayon, mag-ferment tayo ng pigs na papakain natin sa kanila mamayang hapon. May hinanda tayong 5 kilo na pigs, no? At syempre, meron tayong lagayan ng ating babara ng pigs. So, ngayon guys, yung pagbababad nito is, halimbawa, 5 kilo yan guys, no? Ito kasi yung lagayan na to, yung tabo natin. Pag mapuno nyo to guys, 1 kilo to. Kahit subukan yung kiluin, punuin nyo guys. Hindi na, wag nyo lang kalusin, no? Basta puno lang siya. Tamang-tama to guys, 1 kilo. So, yung ratio sa pagpiperment natin guys is 1:3, no? Halimbawa, 1 kilo, 3 litro na tubig, no? So, lagay natin yung ating 5 kilong pigs dito guys. Yan, no? Dapat yung babaran nyo guys malaki kasi yung ilalagay natin na tubig is marami, no? Gaya nyan, yung 5 kilo is 15 liters na tubig yung ilalagay natin kasi nga yung ratio is 1 kilo 3 liters. So bali 15 ganito ilalagay natin guys, 15 takal na tabo, no? Apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, onse,
12, 13, 14, 15. Yan guys. 15, no? Ugas ang mga natin. Sayang ang 15. So, yan. 15 is, no? 15 liters sa 5 kilong feeds. Ibababad lang natin yan, guys, ng 8 to 10 hours hanggang 12 hours, no? Tapos dapat, guys, pag nagbabad kayo, siguraduhin yung malinis yung tub, no? Nalinisan nyo yung tub, saka malinis yung tubig na ilalagay nyo. Para hindi makontamina, no? Hindi mapasukan ng bakterya. Pagtapos nyan, guys, yung gagawin nyo, dapat takpan nyo. Takpan nyo ng plastic at takpan nyo rin yung taas para hindi mapasukan ng bakterya, no? O dumi. Kasi baka yan pa yung pag mapasukan kasi yan yung bakterya, guys. Yan yung dahilan upang mapanis yung ating nababad na pigs, no? Yan na, guys, yung binabad nating ano, no, feeds. Continuance tayo sa topic natin, sa pakain natin, yung binuro nating feeds, no, ngayong hapon. Bali na babad to, guys, ng mga 10 oras, no. So, ulit kayo, guys, pakain natin. Tingnan nyo kung gaano-kagana yung ating alaga sa pagkain nito. No? Yan yung resulta, guys, sa binabad natin. Parang, ano na siya, no? Hindi lang parang, kasi ano na siya, solvent pa siya. Yung pitch natin, di nabuo, no? Dali lang, kainin. So, pakain natin, guys. Takam sila, guys, no? Yan, guys, nakagawin sila. Lagyan muna natin ng marami, guys, para makwento ko sa inyo kung pag-usapan natin yung ano, yung kahalagahan ng pagbuburo, no? So, yan nga, guys. Yung feed fermentation kasi, guys, yan yung pagbababad natin ng feeds ng 8-10 hours, no? Bago ipakain sa ating alaga. Yung ratio pala yan, guys, sa pagbababad is 1 kilo na feeds, 3 litro na tubig. At ibababad natin yan sa 8 hanggang 12 na oras na pagbababad. So, yung tanong, sir, bakit natin binababad yung ating feeds o binuburo? Sa anong kadahilanan? Pwede naman nating basain yan ng tubig. Kaya hanggang sa solvent siya, kahit saglit lang. Alam niyo, sir, hindi naman sa ano, no, base lang din naman to sa ating nabasa, no, ano. Kaya sinubukan natin kung maganda nga talaga, no. So, bali, 15 days na natin itong pinapakain ng fermented talaga, no. Ang ano kasi yan, sir, advantage, pag binuro natin yung pigs, ay binubuhay natin dyan ang good bacteria at probiotics. Na tumutulong upang maiwasan ang pagkasakit ng ating alaga, no? Yung good bacteria kasi yan, guys, yan yung lumalaban sa bad bacteria sa katawan ng ating alaga upang di sila magkasakit, no? So, kahit kung tingnan nyo rin, guys, pagka naburo natin o nababad natin yung ating feeds, madali nila itong manguya o digestive siya, no? Madaling matunaw sa tiyan ng ating alaga at hindi rin mahirapan yung ating alaga na nguyain pa ito, kaya mabilis silang kumain, no? Pagka sa loob ng tiyan nila, guys, madali lang tunawin. So, madali talagang ma-absorb ng katawan ng ating alaga ang nutrients
na tinataglay ng ating mga feeds. At napansin natin dati guys, nung kasi tested na natin to, ginawa natin to nakaraang baboy natin, pagka maburo pala natin yung feeds guys, yung katawan ng ating alaga is maganda yung laman ng karne. Kaya nung tinimbang nakaraan yung baboy natin, kahit naghalo tayo ng 10 sako na tiki-tiki doon, o darak yung tawag dito sa amin, parang hindi makapaniwala yung buyer guys, kasi ilang ulit naming tinimbang yung baboy. Kasi yung baboy natin guys, maliit lang siya tingnan, pero hindi kasi tayo nakasamba nakaraan ng magandang baboy, no? Maliit lang tingnan yung baboy natin guys, pero mabigat siya. Estimate nung dito pa nga lang sa kulungan guys, yung estimate natin is sa tingin ko nasa 60 plus lang siya kasi maliit guys, pero hindi ko rin in-expect na magiging 76 kilos siya kahit maliit, no? At yung pinakamalaki natin umabot ng 89, no? Sa edad na 3 months and 8 days yun, no? Maganda, ibig sabihin guys, maganda talaga. Guys, madali lang nilang maubos, oh. Binubuhay din natin guys, no? Yung magandang nutrients at vitamins, no? At sa isa pa dyan guys, siguradong nakatipid tayo, no? Kasi biruin nyo yung isang kilo nating feeds, lagyan natin ng 3 liters na tubig, is magiging 4 na kilo na, no? Kung anong tipid yan. Madali pa silang mabusog, no? Hindi rin naman guys na nagburo tayo para makatipid. Ito talaga yung magandang pamamaraan sa pagpapakain. Dito po tayo yang, kaya ito yung ginawa natin. So nagbaboy natin ngayon guys yan, edad sila ng 46 days ngayong araw. Yan na yung resulta ng ating pagbuburo sa kanila guys. Depende rin sa inyo kung susubukan nyo na magburo. Kasi sa ating guys, ito na talaga yung kinagis na nating pamamaraan na magburo tayo ng pigs. Madali talaga, busog na sila guys, tingnan nyo. Yan na siya guys. Kasi yung ginawa na natin ngayon, lahat ng pagkain natin sa kanila nakaburo yan. Bali yung pagkain natin sa tanghali at merienda natin sa alas 9, kung di man tayo magbigay ng gulay, sinasama na lang natin sa pagburo, no, na gabi. Kasi na halimbawa mamaya pagkatapos natin mapakain lahat ng naburo natin, mamayang alas 9, alas 10, magbababad ulit tayo ng feeds, no? Magpiperment ulit tayo para sa pakain nila bukas. Ganyan lang guys yung pamamaraan natin at yan yung kahalagaan ng fermented feeds. Isang payo ko lang guys, pag magferment kayo, pag una pa lang, no? Una pa lang babad ng feeds, unang kain ng alaga nyo, ingatan nyo lang guys na masyadong basa, masyado munang maparami yung kain pala nila, no? Huwag po munang biglain sa pagpapakain ng basa kasi baka magtai sila. Padahan-dahan lang guys. Yan, sabit-sabit silang kumain, no? Padahan-dahan lang guys para hindi sila magtai, no? Kasi manibago yan sila guys na basa yung kanilang pagkain. Malambot, lalambot kasi yung dumi nila yan guys. Kaya magtaka kayo, baka magtaka kayo pag magpakain na kayo ng basa, ay makita nyo na malambot yung dumi ng yung alaga. Ayos lang yan guys, as long na hindi sumisirit yung ano nila, yung tiyan nila, okay lang yan. Basta pag makita nyo lang na normal lang na basa, ganyan talaga guys pag magpapakain tayo ng wet o buro, no? Yan guys, oh, tingnan nyo yung katawan. Kahit ilayo natin yung camera natin guys, yan yun siya guys, bilog na bilog sila guys. Tipid talaga guys, biruin nyo yung isang kilo, no? Lagyan nyo ng 3 liters at lulubo yun. So magiging palagay natin yung pinakamalinis, 3 kilo, no? Ganyan guys yung paraan natin sa pagpapakain. So yan lang muna sa ngayon guys, no? Yung masishare natin. God bless sa ating lahat. At ma-depende rin sa inyo kung gusto nyo subukan. Basta sa akin po, sinishare ko lang po yung ating pamamaraan sa pagpapakain ng ating alaga, no? So God bless guys, mabuhay tayong lahat. Salamat sa mga nag-subscribe.